Istorya, Tagalog Horror Stories. Isasarado na sana niya ang pinto, pero may nadinig siyang malakas na yabag patungo sa kanilang kwarto. Nagmadali siyang tumakbo pabalik sa kwarto upang siguraduhin na ligtas ang kanyang anak. Tuluyan siyang nakahinga ng maluwag nang makita na mahimbing pa rin itong natutulog. Muli siyang naglakad palabas ng kwarto nang naalala niya na naiwan nga pala niyang nakabukas ang kanilang pinto. Ngunit ganoon na lang ang takot niya. Dahil pagkalabas na pagkalabas niya ng kwarto, ay bumungad sa kanya ang matandang babaeng nakita niya dati sa gotohan nung minsang kumain sila roon ni Elmo. Nakangiti ito sa kanya. Hindi niya alam ang gagawin ng mga sandaling iyon. At tila ba napako na lang siya sa kanyang kinatatayuan. Maya-maya pa ay lumapit sa kanya ang matanda at mayroon itong ibinulong sa kanya na tila isang orasyon. Inilapit pa ng matanda ang bibig nito sa kanyang tainga, ngunit hindi niya maintindihan ang mga katagang binibigkas nito. Naaamoy pa niya ang mabahong hininga ng matanda at nakaramdam siya ng kaunting pagkahilo. Maya-maya pa ay nanlaki na ang kanyang mga mata nang maramdaman niya ang kamay na matanda sa kanyang katawan. Mayroon itong itinusok na matulis na bagay sa kanyang tiyan na tila isang karayom. Napasigaw si Rian dahil sa sobrang sakit. Bigla naman tumakbo ang matandang babae at tila natataranta dahil sa sigaw niyang iyon. Bumagsak si Rian sa sahig dahil nakaramdam siya ng sobrang pagkapagod. Hindi niya maintindihan kung bakit pakiramdam niya ay hapong-hapo siya. Bago pa tuluyang lumabas ng pintuan ang matandang babae, ay binigyan pa siya nito ng isang makahulugang titig. Saka ito tuluyang naglaho sa kanyang paningin. Unti-unting nanlabo ang paligid ni Rian at wala na siyang naaalala pagkatapos na iyon. Nagising si Rian dahil sa tapik ng kanyang asawa. Umaga na pala at dumating na ito galing sa pinagtatrabahuhang pabrika. Walang matandaan si Rian sa mga nangyari. Medyo nahihilo pa siya at nagtataka kung bakit doon siya nakahilata sa sala. Ilang minuto rin ang lumipas. Minuto bago niya naalala ang mga pangyayari nung madaling araw at yung tungkol sa matanda. Tila natataranta pa si Rian nang sabihin niya sa kanyang asawang si Elmong may matanda raw na nakapasok kagabi. Palingalinga pa si Rian at tila may hinahanap. Anong matanda, Rian? Saan? Ano bang nangyayari sa iyo at dyan ka natutulog? Sunod-sunod na tanong ni Elmo sa kanyang asawang si Rian na mababakas ang pag-aalala para sa kanyang kabiyak. Sinabi ni Rian sa kanyang asawang si Elmong mayroon daw matandang nakapasok kagabi at sasaktan daw siya nito. At sasaktan din daw ng matanda ang kanilang anak at tuluyan ng humagulgol si Rian. Niyakap naman siya ng kanyang asawa upang patahanin. Inaalo ni Elmo ang kanyang asawa at sinabi nito na wala daw matanda at baka panaginip lang daw iyon. Imposible daw na masundan sila ng matanda. Pero pinilit ni Rian na nakita niya ang matanda kagabi. Itinaas pa niya ang kanyang suot na baro para patunayan ang sinasabi.
Pinakita ni Rian ang kanyang tiyan na tinusok ng matanda. Tinuro pa niya ang parteng tinusok ng matandang babae. Ngunit wala namang kahit anong bakas doon ang itinusok rito. Sinabi ni Elmo na wala naman daw at wag na daw isipin ng matanda na iyon. Magpahinga na lang daw ang kanyang asawa at mukhang hindi raw ito nakatulog ng maayos kagabi. Ngunit hindi niya nagawang mapatigil ang asawa sa pag-iyak. Halos 2 linggong binagabag si Ria ng pangyayaring iyon. Madalas itong umiiyak at palaging tamang hinala. Hindi rin siya nakakatulog ng maayos tuwing gabi. Dahil silang 2 lang mag-ina ang naiiwan. Kaya naisip ni Elmo na palitan ang oras ng kanyang pasok. Pinagbigyan naman si Elmo sa kanyang hiling ng kumpanyang pinapasukan at mula nga noon ay naging maayos na uli ang kalagayan ni Rian. Bago po tayo magpatuloy, suportahan niyo po ang istorya ni Jay. Pakiclick na po ang subscribe button at i-hit ang notification bell para updated kayo. Lumipas ang ilang buwan at hindi na muling napag-usapan ang tungkol sa matandang babae. May isang magandang balita ring dumating sa kanilang mag-asawa mula sa doktor ni Rian. Ayon dito, nagdadalang tao siya at 3 buwan na ang bata sa kanyang sinapupunan. Masayang masaya ang mag-asawa dahil dito. Lalo na noong bumalik sila sa klinik para magpa-ultrasound dahil nalaman nila na kambal at parehong lalaki ang kanilang magiging anak. Sabik na silang makita ang 2 junior ng pamilya. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng panganganak ni Rian. Nakangiwing sinabi ni Rian sa asawa na mukha raw manganganak na siya. Tuwan-tuwa naman si Elmo at hinimas pa ang tiyan ng asawa. Kinakausap pa ni Elmo ang sanggol sa loob ng sinapupunan ni Rian at sinabing huwag daw pahihirapan ang kanilang mami. Sinabi rin ni Elmo na tatawag lang daw siya ng sasakyan na maghahatid sa kanila sa klinik. Sabay labas ng bahay upang maghanap ng masasakyan. Maya-maya pa ay nakarating na rin sila sa klinik kung saan nakatakdang manganak si Rian. Ngunit ilang oras pa ang dumaan bago siya pinahiga ng doktor. Ayon dito, kailangan muna niyang maglakad ng maglakad upang bumaba yung bata at hindi siya mahirapang manganak. Nagtanong naman si Elmo sa doktor kung pwede ba siya pumasok sa loob. Pero tumanggi ang doktor at sinabing hindi raw pwede at maghintay na lang daw ito sa labas. Wala namang nagawa si Elmo kung hindi ang sumunod. Paikot-ikot sa paglalakad si Elmo at hindi siya mapakali. Paulit-ulit siyang nagdadasal habang sa loob naman ay hirap na hirap sa panganganak si Rian. Sinabi ng doktor kay Rian na iiri niya pa at malapit nang lumabas ang bata at konting iri na lang. Medyo nahihirapan na si Rian kaya't ibinuhos na niya ang kanyang natitirang lakas sa huling iri na ginawa niya. Kung hindi pa rin ito lalabas, ay siguradong masesesaryan siya. Binati ng doktor si Rian at sinabing congrats. Nadinig din niya ang unang iyak ng kanilang kambal. Ngunit dahil sa sobrang pagod na nararamdaman niya, ay kusang napapapikit ang kanyang mga mata. Pero hindi siya makapaniwala sa nakita niya noong mga oras na iyon. Nasa likod ng doktor ang isang matandang babae at hawak-hawak nito ang isa sa mga anak niya habang nataman itong nakatitig sa kanya. Gustong sumigaw ni Rian dahil sa kanyang nakita. Ngunit wala siyang sapat na lakas upang gawin iyon.
Maski ang iangat ang kamay upang ituro ang matanda ay hindi niya magawa dahil sa labis na panghihina. Hanggang sa tuluyan ang nakatulog si Rian dahil sa pagod. Pagkalipas ng ilang oras ay nagising din si Rian. Nasa gilid ng kanyang kama ang natutulog na si Elmo at hawak nito ang kanyang kaliwang kamay. Gumalaw si Rian dahil nakaramdam siya ng pangangawit sa kanyang pwesto at dahil doon ay nagising ang kanyang asawa. Medyo hindi maintindihan ni Rian kung ano ang nangyari. Namamaga din ang mata ng kanyang asawang si Elmo. Tinanong niya ang kanyang asawa kung bakit namamaga ang mata nito at kung umiyak ba ito. Pero nanatiling tahimik si Elmo. Nagtanong si Rian kung nasaan ang kambal nila at gusto niya itong makita. Pero hindi nagsalita si Elmo at napuno ng katahimikan ang buong kwarto. Noong mga oras na iyon ay medyo nakakutob na si Rian sa mga nangyayari kaya't inulit niya ang tanong sa kanyang asawa kung nasaan ang mga bata. Yumuko si Elmo dahil hindi niya kayang tignan ang asawa. Sinabi ni Elmo kay Rian na dinala raw sa malaking ospital dahil may sakit daw yung kambal. Hindi rin daw niya kayang iwan ang kanyang asawa kaya't ang kanya munang mama o nanay ang pinagbantay roon sa kambal. Habang tumutulo ang kanyang mga luha, nagsimula na rin umiyak si Rian. Sinabi niya na hindi daw totoo yan. Sabihin daw na hindi iyon totoo. Iyak ng iyak si Rian. Niyakap siya ng kanyang asawa para pag-aanin ang sakit na nararamdaman nito. Ang hindi alam ni Rian ay may hindi sinasabi sa kanya si Elmo. Bago pa man kasi maisugod sa ospital ay wala ng buhay ang isa sa mga kambal. Alam niyang hindi ito matatanggap ni Rian kaya't hindi na lang muna ito sinabi. Nang makaipon ng lakas ay agad na pumunta si Rian sa ospital para silipin ang kanyang kambal. Ngunit nanlumo siya sa kanyang nalaman. Wala na ang isa sa kambal. Iyak ng iyak si Rian dahil hindi niya matanggap na wala na ang kanyang anak. Pero sinabi niya sa kanyang sarili na kailangan niyang maging malakas para kay Noah, ang isa sa mga kambal. Naiuwi pa nila sa kanilang bahay si Noah dahil sabi sa kanila ng doktor ay okay naman ito. Nagluksa ang buong mag-anak sa pagkamatay ng isa sa kambal. At makalipas ang halos 2 linggo, habang gabi-gabing hindi pinapatulog si Rian ng kanyang mga panaginip, ay sinugod muli sa ospital si Noah. Dumugo kasi ang ilong nito sa hindi malamang dahilan. Naikwento ni Rian sa asawa ang gabi-gabing laman ng kanyang panaginip. Pilit daw na inaago sa kanya ng matandang babae ang kambal at inilalayo ito. Suminghal sa kanya si Elmo at sinabing itigil na daw ang kakabanggit sa matanda. Taon na daw ang nakalipas pero hindi pa rin daw ito nakaka-move on. Mangiyak-ngiyak naman si Rian na totoo daw ang kanyang mga sinasabi. Napasigaw si Elmo at sinabi nito na tigilan daw siya. Ang sabihin daw niya ay pabaya itong ina kaya nagkakasakit ang kanilang anak, sabay talikod ni Elmo. Nasaktan si Rian sa sinabi ni Elmo. Hindi niya matanggap ang tinura nito. Iyon ang unang beses na sinigawan at sinumbatan siya ng kanyang asawa. Mas lalong bumigat ang dinadala niyang pagsubok. Kinabukasan ay binawian din ng buhay si Noah kaya tila pinagsukloban ng langit at lupa si Rian.
may sakit daw sa dugo ang kambal. Isang kondisyon na namamana at naisasalin sa kanilang pamilya. Dahil sa nangyari, ay naging madalas ang pag-aaway ng mag-asawa at madami silang bagay na hindi napapagkasunduan. Palaging mainit ang ulo ni Rian at maging ang panganay na anak ay napapagbuntunan niya ng inis. Madalas niya itong napapagbuhatan ng kamay at marami ding nagsasabing nagsasalita raw si Rian ng mag-isa. Paulit-ulit din itong binabanggit ang tungkol sa matandang babae at sinasabing siya ay isinumpa kaya namatay ang kanyang mga anak. Tuluyan nang nawala sa katinuan si Rian dahil sa sunod-sunod na dagok na sumubok sa kanilang pamilya. Ngayon ay nagpapagaling si Rian sa isang institusyon kung saan kinakalinga ang mga katulad niyang tinakasan na ng realidad. Tunay nga bang sakit sa dugo ang ikinamatay ng kambal o sila ay totoong mga biktima ng sumpa? Istorya, Tagalog Horror Stories.